Dumami pa po ang mga pasahero sa NAIA tulad sa ilang terminal nito na 8 beses nang dumoble ang pasahero kumpara nung nakaraang taon. Pero dahil pa rin sa masamang panahon, ilang biyahe po ang kinansela. Nakatutok doon live si JP Sorian. JP? Vicky, ngayong Martes Santo nga, talagang dumagsa na yung mga pasaherong dumating dito sa NAIA Terminals. Kumpara nga last year, kaya naman talagang full force na ang Oplan Semana Santa dito sa NAIA. Sa dami ng mga pasahero, mahaba na ang pila sa check-in counter sa NAIA Terminal 3 ngayong Martes Santo. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, 8 beses na doble ang mga pasahero sa NAIA Terminal 2, 3 at 4 para sa domestic flights kahapon kumpara sa parehong araw noong isang taon. Si Cyril Peñarroyo, OFW na galing Kuwait, excited nang makauwi ng Cotabato dahil 3 taon din niyang hindi nakapiling ang mga anak. Sobrang miss ko. Yung hindi ko ma-explain yung pagkaano ko sa kanila. Kasi ang dami din nangyari sa akin nang nandun ako sa Kuwait eh. Pero karamihan sa mga pasahero sa mga kilalang tourist destination ang punta. Ang vlogger na si Josie, excited ng mag-Semana Santa sa Boracay dahil tuloy ang kanyang flight kahit masama ang panahon sa Visayas. Chill lang talaga. And syempre sa church, pupunta kami at saka sa ano. First time namin mag-Holy Week, mag-spend ng Holy Week sa Boracay kasi. Kanina, 3 domestic flights ng Cebu Pacific papuntang Katiklan, Masbate at Bacolod ang na-cancel dahil sa sama ng panahon. May mga biglaang pagbabago din sa mga schedule ng flights o airport assignment, gaya ng flight ng isang pasaherong paboracay na nailipat na ng ibang terminal, kaya ihahatid na lang siya ng airline shuttle. Hindi ko lang nakita, kanina ko lang nalaman na nandito na ako. Pero may email daw. May email, which is kanina lang nakita. Okay, may email pala. Paalala ng airport authorities, dumating sa airport ng 3 oras bago ang scheduled flight. Ganyan nga ang ginawa ng ilang foreign tourists na papunta naman sa Panglao Beach sa Bohol. I'm happy to be back and I'm looking forward to that Philippines will recover from the pandemic because not so many foreigners yet. Inaasahang aabot ng 15,000 pasahero ang daraan sa NAIA Terminals ngayong araw. Kaya ayon sa MIAA, ang dami ng mga pasahero ngayong Semana Santa 2022 pwede nang ikumpara sa dami ng mga pasahero tuwing Semana Santa bago nagka-pandemya. Halos nandun na tayo. And we're happy with that. At Vicky, mag-aalas 7 na ng gabi, halos sa sunod-sunod pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa departure area ng Terminal 3 at isang araw sa mga problema o hamon. Ayon sa KAAP ay dahil back to normal na halos, ang dami ng mga pasahero ay ang papapatupad ng IATF rules na social distancing at pagsuot ng face mask ng tama. Kaya paalala daw po sa mga pasahero, kahit pwede nang umalis, dapat pa rin pong sundin yan dahil meron pa rin pong pandemya. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.